Ohayo, Japan! O, nandito naman po ako ngayon. Nakabihis na naman ako at mamimili po ako ng uulamin namin mamaya. Kasi po, naubos na yung... So, ganito po yan. Yung katabing bahay ko, merong malapit lang. So, dun lang po ako mamimili. Ayoko po mag-drive ng malayo kasi. So, tara, let's go. Ito po ang gengkan ko. Ang gengkan po, ibig sabihin po, yung pang parang entrance ng bahay ko. So, nakita niyo po ba yung mga karton na yan? Yung mga karton na yan, kailangan po yan, tinitiklop dito sa Japan. Hindi po yan pwedeng itapo ng basta-basta na lang. Tingnan niyo po siya, inayos ko. Pag hindi po yan nakaganyan, hindi po yan kukunin ng basurero. So, ayan na, labas na tayo. Kaya ko po pinakita yan kasi lalabas ako. Mamili na tayo sa supermarket. So, ayan po yung gagamitin kong shoes. Kailangan ng eco bag at ang OTD. Ayan! Labas na tayo. So, kailangan na natin mamili. Ayan, ang init ng kotse ko kasi pinainit ko siya kanina. Ayan, inabutan ko si Ubasang na nagwawalis. Ayan, papasok na ako sa loob. Ayan yung supermarket na malapit sa bahay. Bumili ako ng shonga, takenoko, orenso, tapos sarada, yung mix na daikon, cabbage, budo, inden, nasu, okura, sakana, aji. Yan lang muna ang bibilihin ko for today. Magbabayad na ako. Ayan. Pag wala tayong eco bag, magbabayad tayo ng niyen para sa plastic na ibibigay nila. So, ayan, nilalagay ko na siya sa eco bag ko habang nilalagay ng babae para bawas oras din, para mabilis. Sayang kasi ang oras, syempre, sa Japan. Ayan na yung mga pinamili ko. Kado, kutori kudasai. Andito na po tayo, natapos na po tayong mamili. So, magsasayin na muna po ako. So, ano, nagpalit lang po ako ng jacket. Ano, iba po kasi yung jacket sa labas, iba po yung jacket ko dito sa loob. So, ganun po ang ganapan dito. So, ang lamig po kasi, sobrang malamig. So, magsasayang na po ako. Actually po, yung rice cooker ko po, dyan po yung nilagyan yung talaga ng rice cooker. Dyan. Kinuha ko lang siya dito, nilagay ko siya dito. Ayan po, yung cordon niya. Kasi po, bakit? Gusto ko po ditong magsaing kasi po, yung usok po ng rice cooker, diretso po sa exhaust. Ayoko po doon, ang daming usok doon, mapupunta po sa ceiling. Ayoko po ng ganun. So, dito ko po siya nilalagay pag magsasaing ako. Kasi isang beses lang naman po ako magsaing sa isang linggo kasi po mag-isa lang naman po ako. At sa school po yung lunch ko. So, hindi po ako nagla-lunch dito talaga. So, ganyan po. Kukunin po natin. Hihilahin lang po natin yung cordon kasi nasa loob siya. Ayan, pumapasok siya mag-isa. Pumapasok siya mag-isa sa loob. Pag hindi niyo siya kailangan, magliligtik siya ng sarili niya. Pero kailangan ko siya, kaya nilabas ko siya. So, ito po, magsaing ako. Nilagyan ko na siya ng bigas. Alam niyo po ba itong rice cooker ko na to? Matagal na sa akin to. 23 years ka na. 20 years. Ni Diyos sana yung desyo ko re. Wala pa akong ano, jowa. So, gamit ko na po yan. Matagal na sa akin. Kasi regalo po sa akin to ng Okyak-san, customer. Regalo sa akin ng sponsor. Noon panahon pa. So, ayan, magsasaing na tayo. Paano po ba magsaing sa Japan? Alam niyo po ba, nung unang punta ko dito, ganun pala ang pagsaing ng Japan. So, malamang yung iba alam na, yung iba hindi pa alam. So, yung mga may alam na, shut up na kayo dyan, diba? Alam niyo na eh. Apple pa kayo. Kasi na. Ito po, dito tayo. Maghuhugas tayo. So, dito ko po kinuha yung bigas ko. Dyan ko kinuha yung bigas. Yan. Ito naman po yung hand mixer ko. So, dito ako kumuha ng bigas. Hindi po ako obsessed sa red, ha? Yung kusina ko lang po ang red. So, ayan. Maghuhugas tayo. Siyempre, kailangan natin. Gusto ko naka-gloves pag naghuhugas. Kasi po, iba ang dati niya ng hugasan ng bigas nila dito. Kakaiba talaga. Kaya, ang kinalakihan ko po kasi, lamas-lamas. Lamas-lamas po yung bigas. Tapos, tatapon. Dito po, iba. Ganyan. Una po, pabasain lang ng konting-konting tubig.
Pag nabasa na po siya ng konti-konti yung tubig, ganyan lang. Lamas-lamasin, lamas-lamasin. Yung unang lamas po niyan, itatapon po natin. Tingnan niyo yan, itatapon natin yung unang lamas. Tapos, hindi na po natin siya lalagyan ng tubig. Gaganyanin po natin siya. Gaganyanin po natin. Ganyan. Ganyan daw yun, sabi ng matatanda. Ganyan daw. Sabi ng mga matatandang hapon. So, ganun daw po ang paglalamas. Kailangan po paulit-ulit ng lamas. So, ganyan. Ayan, ganyan daw po ang paglamas. So, babalawa natin, konti-konti lang yung tubig, tapos yung nilamas-lamas natin, tatanggalin na natin ulit. Yan, ganyan po siya. So, natanggal na po yung mat ko. Kasi maraming tubig na po. Hugasin na natin ng maraming tubig. Yan, ganyan na lang po. Yung katulad ng sa Pinas, lamas-lamas. Pero ang umpisa kong ginawa ko, nakita nyo, ganun daw po. Sabi ng mga hapon, ganun daw ang tamang hugas ng pinggan. Ay, hugas ng bigas. Ayan po, tinubigan ko na siya at punasan na natin yung ano niya, bottom part niya. Para po, ilalagay natin siya sa rice cooker. Rice cooker is life po. Walang sunog. Walang bantay. Ayan po, sinaksak ko na si rice cooker. Tapos, lalagyan na natin siya sa loob. Dahil napunasan na natin siya. Siyempre, bubuksan na natin ang exhaust. So, umusok man siya, nandyan siya sa exhaust. Hindi yung nando doon. Diba? Nandun sa lalagyanan. So, dyan po. Pero, bago ko po siya i-on, 10 minutes ko pa po siyang antayin. Mas masarap daw pong kanin kung 10 minutes bago mo iluto. So, ganyan pong gagawin natin. 10 minutes. Ito po yung binili nating isda kanina. So, tinanggal ko na yung hasa niya. Ayun yung hasa niya. So, ayan, tatanggalin natin yung hasa sa loob. Tapos, syempre po, hiwain natin. Hindi po kasi ako marunong magtanggal ng nasa loob. Ayan, ang mga ganyan. Tatanggalin natin yan. Yan. So, hiwain muna natin yung chan. Ew. Ayan. Favorite ko kasi ito, kaya tinatsaga akong ano eh, favorite ko to. Gusto ko palaging merong pritong isda. So, ayan. Magpiprito tayo ng isda. Tinanggal ko na yung ayan. Comment kayo kung mali yung gawa ko. So, ayan po siya. Gaganyanin ko siya. Tapos, lalagyan ko siya ng asin. Pero, syempre po, tanggalin ko din. Sabi po ng mami ko, dapat tinatanggal daw po yung mga ganyan. Ayan. Yung mga ganyan po. Ayan, o. Oh. Ayan. Tanggalin daw po yan. So, ganyan ang dating niya. Diba po? Ayan. So, ayan, tatanggalin natin siya. Tapos, mamaya, hugasan na natin siya. Tapos, ipiprito natin siya. Ayan po, yung pinagtanggalan natin ng hasang, lagay po natin sa isa pang plastic. Tapos, buhulin natin. Ilalagay po natin yan sa freezer. Para hindi po umaamoy yung basura nyo habang hindi pa ano oras ng basura. Kasi po dito, sa isang linggo, dalawang beses lang ang basura. So, pinipreaser ko muna po siya para hindi maamoy sa bahay. Ayan na sila. Lalagyan na natin siya pa. Tutuyin ko muna siya pa. Lalagyan natin ng asin. Ayan po. Ganyan. Patuyin natin siya ng delicate. Si Big naman. Ito malaki siya eh. Oh. Yan. Ganyan po. Ganyan po ako magtuyo ng isda. Yan. Ganyan siya. Oh. So, gigilitan natin siya ng konti. Yan, ganyan. Gilitan natin siya. Alam nyo, tinuturoan ako ng mami ko dati nung bata pa kami. Hindi ako interesado. Ngayon ko lang siya naaalala. Ganyan pala ang mga paggawa ng mudra. So, naalala ko siya nung bata ako. So, ayan, ginagawa ko. Ayan siya. Ayan, ganyan lang po siya. Tapos, lagyan natin ng asin. Siyempre po dito ko siya ginagawa talaga sa ganito. Hindi ko po siya di ginagawa dun sa ano ko sa mismong dye ko. Kasi po ayoko maglansa siya. Gumagawa po kasi ako ng cake, di ba po? Ayan, lalagyan natin siya ng asin. Kaya basta mga isda dito lang po ko. Sinatsaga ko dito sa loob ng lababo.
Ayan, tapos balik ka rin natin. Ayan, basta po malansa, iwas tayo sa lansa. Ayan, spread natin ng salt. So, ito po mga ganitong plastic, yung mga ganyang lalagyanan ng isda. Meron po yung iba pang plastic ng basura dito sa aming village. So, kailangan hugasan, patutuyuin at pag naipon na, tsaka natin itatapon. So, hiwa-hiwalay po talaga ang basura dito. Niniku, tamanegi, shonga, takenoko, okra, ingen, ninjin, nasu, at hindi po yan kasama. Yan po ay gomi, yung pinagbalatan ko. At ang toriniku no mune, yung breast po ng chicken. At syempre po, dahil green curry ang aking gagawin, kailangan po maraming green. Yan po ay ang spinach, sanihonggo, orenzo. Kakailangan din natin siya. At siya. Siya po ang ginagamit ko po nag-green curry ako. Galing po siya sa Thai. So, magigisa na po ako. Dapat po, nakamask at nakamask po at huwag po magdaldal habang nagluluto para po walang virus na tumatalsik. So, igisa na natin. At lalagay na po natin ang luya. Ayan, yung luya nilagay na natin. Tapos, yung talong, ilagay na rin natin yung talong kasi papakuluan na natin siya. Lalagyan natin siya ng hot water. Ayan po, ang hot water, ilalagay na natin. Pag kumulo po siya, luto na si talong. Lakpan muna po natin siya, tapos pakuluan natin. Ayan, binuksan na natin, lagyan na natin yung ginata. Gata. Ayan, lalagyan na natin ng gata. Yung iba po, hindi nila nilalagyan ng gata. So, okay lang po kung ayaw nila ng gata. Ako po, gusto ko po malasa, kaya nilagyan ko ng gata. Mahilig po ako sa gata. Gusto ko po ang mga Bicol na ano, luto. Kaso, hindi naman po ako Bicolana. So, ayan, may gata na siya. So, habang ano, bago siya kumulo, ilagay na po natin yung main ingredients natin na yung binili natin sa Thai. Ito po yung green curry. Ganyan po ang itsura niya. Green curry. Ayan, ganyan siya. Tumunog na po yung sinaing natin. Tapos na siya. Pero iiwanan muna natin siya dyan. Hanggang sa... So, sa akin po lagi isang kutsara kaso mauubos na siya. Ilalahat ko na. Pero titikman muna po natin kasi sobrang anghang nito eh. Tapos, lalagyan ko pa ng sili. Oh. Diba? So, ayan. Titikman natin yan mamaya. Ay! Lalagyan pala natin siya ng gatas po pala. Nakalimutan ko, lalagyan pala natin ng gatas. Ayan. Hanggang sa lumubog po yung mga gulay, lagyan nyo ng gatas. Ayan, lubog na yung gulay, oh. Hanggang sa lumubog yung gulay, lagyan nyo ng gatas. Ayan, ganyan siya. At habang iniintay natin siyang kumulo, lalagyan natin siya ng patis. 1, 2, 3. Tatlong ikot lang. Halu-haluin, mazete, mazete. Ganyan po ibig sabihin niya, mazete, mazete. Ayan. At ilalagay na po natin si okra. Alam niyo po ba ang turo sa akin ng mami ko pag bibili daw ng okra? Pindutin daw po yung dulo. Ngayon, pag hindi siya tumunog, hindi siya fresh. Pag tumunog siya, yun, tumunog, fresh daw po yung okra na yun. So, itong isang to, hindi siya fresh. So, hindi ko siya ilalagay. So, ito lang ang ilalagay ko, yung tumunog. So, lahat na po to na natingnan ko kung tumunog o hindi. So, kailangan yung dulo. Ayan, tumunog. Lahat siya fresh. So, ilalagay natin siya dyan. Ilalagay natin lahat ng okra. Tapos, tatakpan po natin siya ulit. Ayan. Antay ulit tayo para maluto yung okra. Tingnan natin kung kumukulo na. Ayan, medyo kumukulo na siya. So, lalagay natin yung mga, yung sinisimot-simot ko po yung nasa plastic ng carrot. Ayan.
加えて混ぜて、tapos syempre titikman natin yan. Ang pagtikim po, kukuha kayo dito, tapos lalagyan nyo sa kutsara. So titikman natin. Ang anghang! Grabe! So kung maanghang po siya, kung ayaw nyo po na masyadong maanghang, lagyan nyo na lang siya ng gata ulit. Pero ako okay lang siya. Okay lang yung anghang niya sa akin. So dagdagan po natin siya ng paminta, pero para po medyo may dating ng konti. So ayan, halo-haluin uli natin. Syempre dahil green curry ang ginagawa natin, dapat po madaming green. So ayan po, sobrang healthy. Alam niyo ba si Papay, yan lang ang kinakain ni Papay. Di ba? Oh. Sa atin, yan lang, lalagay na natin siya. So hindi, medyo malaki-laki po yung hiwa ko kasi po gusto ko po, hindi, pag chinapstick natin, kuha agad lahat ng ganun. Pag chinapstick natin. So, ilalagay na natin siya. Tadang, tadang, tadang. Lahat na po yan, lahat na. Lahat, ilalagay natin lahat. Yan. Lahat yan, pati mga nalaglag, ilagay nyo, ayan. Tinakpan po natin si Papay, yung spinach. So, ayan na po, medyo kumukulo na siya. Pag nararamdaman nyo, umaangat na yung kulo niya, ilubog niyo na siya. Kasi, hahanguin na natin siya eh. Hindi natin siya pwedeng pakuluan dyan ng ganyan. Para po, fresh nating makakain si spinach, orenso. Ayan. So, konting kulo lang po yan. Tama na, hahanguin na natin yan. So, ayan na po ang ating green curry. So, ngayon naman po, isusunod na natin ang aking katerno ng green curry, ang pritong galunggong sa Nihongo po, Aji. So, naglagay na po ako ng kawali. Dapat po, syempre po, pag galing sa tooban, hinugasan ko na po siya, so basa pa siya. So, ayan, punasan natin na tissue. So, lalagyan na natin siya ng mantika. At dahil isda naman po siya, ang gagamitin nating mantika ay yung pangalawang gamit. Meron po siyang unang gamit. Pinagprituhan ko po ito ng manok. So, para itatapon ko na siya, piprito natin si mantika. Ay, piprito natin si isda. So, ayan po yan. Lagyan natin. Para po lubog na lubog yung isda, total, itatapon na natin yung mantika, damihan na natin, di ba? So, yung pinagpunasan natin kanina ng tissue dun sa kawali, yan po yung ipupunas natin. Kaloka yung vlog ko. So, ayan. Antayin natin siyang mag-init. So, habang inaantay natin siyang mag-init, itong isda na to, nilagyan natin ng asin kanina. So, nagtubig siya. Kailangan punasan uli natin siya. Para pag prito natin, hindi siya magtatalsikan sa atin. So, tingnan nyo, may tubig siya, di ba? So, ayan, may tubig siya. So, ilalagay natin siya sa... Lagay natin siya sa towel paper. Unahin natin, lagay natin siya sa towel paper bago natin siya iprito. Total, inaantay natin yung... amoy manok yung ano. Amoy manok yung mantika. Kung sa palagay nyo, mainit na siya, ano yung daliri nyo? Joke, hindi po. So, kung tingnan natin kung mainit na siya. Tingnan natin kung mainit na siya. Palagay ko mainit na siya kanina pa siya. So, ilalagay natin si isdang maliit. At isunod natin si isdang malaki. Binalitad ko po sa parang hindi siya mag-init. At isunod natin si isdang medium. Ayan, punas-punas. Pagpalsik naman kita, punas-punas. So, ayan po, antayin natin siya matulito. Antayin po natin siya matulito. So, antayin natin siya habang matulito tayo, punas-punas.
Ang hirap pala mag-vlog, ano? Pag yung ganyan, dati na. So, ano, pindot-pindot lang ako. Ang hirap kasi. So, ayan, inaantay lang natin. Ito ba natin? Babalik ka rin ang isda? Ganyan po. Ayan. Paganyan. Paganyan. Nang ka, Archie, tapit ako ito ko rin. Ang sarap na ulo niya na yung ulo. Diba parang natusta lang siya ng konti. So, ganyan lang po siya. Ayan na.